Sister Helen Rivera, Sister El Bimones, good morning. Sister Rhea Gamilio Berson, good morning. Amen. At pag-pray natin na i-bless ng Diyos ang haleluya ang pag-exhort ni Sister Rhea at tayong lahat ay mabubusog po sa salita ng Panginoon. Ganon din, mga kapatid. Jesus, it has washed me well. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Praise the Lord. It is a privilege for us today. Amen, that we will hear again, amen, the Word of God from one of our unit coordinator in New Life Fellowship. Hallelujah. And Sister Rhea Gamilo is going to share the Word of God this morning. And praise God, Sister Marilo Ragasa, and also to Sir Robilyn Basting, today is going to lead us in our focus prayer. Praise God. So, it's a privilege for us again to be with us, Sister Rhea Gamilo. Good morning, Sister Rhea. A blessed morning to you. Yes. Blessed morning, and Amen. Sister Cynthia. And all our brethren here, blessed Wednesday morning, everyone. Yes. Good morning, Sister Rhea. Go ahead, and God bless you, and may the Lord use you powerfully this morning. God bless, Sister Rhea. Amen. Amen. Thank you, Pastor, once again. Hallelujah. To God be the glory. All these things, sa mga privilege na ito, binabalik ko sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, sa no more further ado, let read our books in Ecclesiastes chapter 11, verse 1. Amen. It says, cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Then, mm-hmm. punta tayo sa Genesis 22, verse 17. But I get this from NIV version. It says, I will surely bless you and make you descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Amen. Amen. That's the word of God for today. Amen. So as you can see in the screen, the title is about God blesses you what you bring to Him, or God blesses, God takes what you bring to Him. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, it's true, because God multiplies whatever you give to Him. Amen. This morning. Yeah. Amen. We all know that we are God's steward. Amen. We are the manager. Amen. Kaya may pinagkatiwala ang Panginoon sa atin dito sa mundong ito. Praise Entrusted Lord. By Him with time and opportunities, abilities, positions, and the blessings of the earth and its resources. We are responsible to Him for their proper use. Amen. May obligation po tayo, mga kapatid. Kaya kailangan natin i-look after ng mabuti ang mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Amen. That's why we should acknowledge God's ownership by faithful service to Him. Lahat ay pag-aari niya. Kaya huwag nating angkinin. Huwag nating abusuin. Yes. Ibalik natin yan lahat sa Panginoon. Lahat na meron tayo ay hindi mo yon pag-aari. Ipinagkatiwala. Entrusted you. Yun ang anong sabi ng salita ng Panginoon. Ipinagkatiwala mo. Kahit even you do the hard work, even you go in yung bachelor degree na kapagtapos ka, but wala ka dyan, wala kang pwedeng angkinin bilang anak ng Panginoon. Siguro, yeah. Maybe those na unbeliever, pwede nila angkinin. But tayo ngayon na nakakilala sa Panginoon, wala tayong pwedeng angkinin. Dahil lahat na yon ay grasya ng Panginoon. Praise Amen. God. So, just like example sa, inantulad ko sa yung sa my male employer. So, you know that may kaya sila, mga kapatid. Pero nakita ko talaga napaka-humble nila ba mamuhay kahit meron na sila, but they live simply. Amen. Kahit kung may malaglag na pagkain, because of course they know that malinis yung bahay or ano, pag may nalaglag ang pagkain sa carpet o ano, kung pinupulot nila at sinusubo ulit, at naririnig ko, it's not five minutes yet. So nandoon yung ano na,
siguro sa iba yun, na arte na yun kasi nalaglag na. Pero nakita ko talaga sa kanila na kahit meron na sila, kahit may pira sila, pero pinipili nilang mamuhay na simple. So nandoon yung ano na, at naririnig ko sa aking male employer na pinangaralan niya yung anak niya, pinagsasabihan niya kasi minsan parang ano sila, yung parang spoiled sila kasi na, siyempre pinanganak na sila, may kaya sila, may work na yung parents nila. Yeah. So pinagsabihan niya yung mga anak niya na huwag abusuhin kung anong meron sila. Sabi ng amo ko, that's privilege. So kung meron kayo, nakapag-aral kayo sa school na good, kung nakapag ano kasi lahat ng mga activities ini-enroll sila dito. So sobrang napakamahal ng Hong Kong, right? So lahat ng activities involved yung mga alaga ko. So kaya napaka-busy ng buhay namin dito. Pero sabi ng amo ko na bayaran nila yon. Kaya ang mga bata hindi pwedeng mag-inarte, hindi pwedeng maging mag-abuso because sabi ng amo ko, that's privilege. So napakalaking impact yung narinig sa akin. Tama po yon. Kung anong meron tayo, that's a grace of God, that's privilege na meron tayong pinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Amen. Amen. To God be the glory. Stewardship is a privilege given to us by God. Yes. Upang punuin natin ang pag-ibig, punuin natin ng victory. Huwag maging selfish. Yan ang gusto ng Panginoon. Right. Kung ikaw ay magkailangan, manatili tayong maging good steward, maging good manager sa mga kayamanang ipinagkaloob ng Panginoon dito sa mundo. So right. Kaya nandoon yung ano na we should be a blessing to others dahil ikaw ay ginamit lang ng Panginoon to bless others. Amen. Yes. So, 1 Corinthians 15 verse 58 says, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor it's not in vain in the Lord. Amen. Kahit naglabor ka mga kapatid, sabi na ako naman naghirap noon na, pero kailangan ibalik mo pa rin ang kapurihan sa Panginoon. Ibalik mo. Just like the story na ginawa ng Panginoon sa the miracle sa 5,000 people in Matthew 15 verse 32 to 39. We all know about this story na pinakain ng Panginoon ang 5,000 na mga tao. So sabi niya dito sa verse 32, I feel compassion for the people. Amen. Yan ang sabi ng Panginoon. Because they have remained with me 3 days at walang makain. I do not want to send them away hungry. Baka sila ay mga lupaypay sa daan. Yun ang conversation ng Panginoon sa kanyang disciple. Ito yung unang concern niya na nakita niya sa mga tao. So ibig sabihin, nag-aalala ang Panginoon, nag-iisip siya sa atin. So hindi niya hayaan na ikaw ay magugutuman, ikaw ay mauubusan. Dahil ang main concern ng Panginoon na ikaw ay meron sa lahat ng kanyang ipinagkatiwala niya sa lupa. So nandoon ang ano, sabi sa ng mga disciple, the disciple said to Jesus, saan tayo kukuha ng maraming tinapay na sa desierto tayo at napakaraming tao? Yun ang response ng mga disciple. Instead, nakita din natin na parang sinubukan din sila ng Panginoon to test their faith kung gagana ba yung ano faith nila na kahit nasa gitna sila ng wilderness, mayroon ba silang na ano na gano'n na, ah, ikaw bahala Lord, pero nagsabi ang mga disciple na, saan tayo kukuha ng mga ng tinapay pakain? It's a huge crowd. It's a large crowd. Kumbaga, maraming tao. So, pero dito, hindi na makita natin yung miracle na ginawa ng Panginoon. Out of the huge crowd, one little boy had brought lunch. So, meron siyang 7 na tinapay at 2 isda. Binigay niya sa Panginoon. Amen. Sabi ng batang lalaki, Lord, you can have this. So dala niya yung basket na yon, lunch niya yon, pero binigay niya yon sa Panginoon. At so, imagine niyo mga kapatid, Jesus took the 7 loaves and the fishes. He prayed, he broke it, he blessed it, and multiplied it. Yon ang ginawa ng Panginoon. Yes. It feed all 5,000 people. So what you give to Jesus, he will multiply. Amen. Kung ano ngayon i-render mo sa Panginoon, ano ngayon ialay mo sa Panginoon, gagamitin niya yan mga kapatid. Kaya do not underestimate, Lord, ito lang maalay ko. No, kailangan you have that confidence, Lord, I am here. I render my worship, I render my tithes, I render everything, Lord, sa aking sarili. I render my service to you. Kailangan ganun tayo mga kapatid kasi gagamitin niyo ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Yes. Kailangan maibigay tayo sa Kanya because sabi niya, God blesses what you bring to Him.
God takes Yes, what you yes. bring to Him. Amen. Amen. So, nandun yung ano na, if you always communicate God, yun nga, He will reveal Yes. more about His beautiful plan to human being. That's So, right. yun ang ano kasi, kung lalapit ka lagi sa Panginoon, kausapin mo siya, manalangin siya, more passion, more vision, more i-refresh ng Panginoon sa atin. Kasi yan ang nais mo eh. You draw closer to Him kasi gusto mong may i-reveal ang Panginoon sa iyo. Gusto mong maging maganda yung relasyon mo sa Kanya. Kaya, tinitake yun ng Panginoon, tinatanggap na yun, mga kapatid. If you give God your talent, He will multiply your talent. Amen. Kaya wag nating i-hide, wag nating itago kung anong talent meron tayo. Kasi gusto yan ng Panginoon na gagamitin niya yan, palalaguin niya yan kung gusto mong ipagamit sa Kanya. Amen. Yes. If you give your energy, amen, He will multiply. If you give God your energy to God, He will multiply your energy. Amen. Kahit wala kang tulog, mga kapatid, kahit pagod ka sa amo, sa mga trabaho yes. natin, pero pag may part ka, may assignment ka, you Amen. Need to stand up, you need to able to do it, you need to write down or something like that. Kahit even me, I experience dito, napagod ako, pero sabi ko, na I used to na, I have a part in this platform, in this corporate Amen. Prayer. Amen. So nasa puso ko talaga na, kung i-message ako ni Pastor, I'm kailangan maibigay na ako sa kanya na title, na kailangan na, Hallelujah. Na pag, ano ko na yon, na paghandaan ko na yon. Amen. Thank kaya, you, mga kapatid, hindi yon, hindi excuses na ikaw ay pagod, kaya ka hindi ka muna manalangin, hindi yon excuses na wala kang gagawin. Kaya, Amen. Dahil, Amen. Dahil naramdaman mo sa katawan, no. No, kasi, even akong nagsasalita, marami akong ginagawa. I have 4 na alaga, then may mga activity practice up to you. It's about time management. Amen. So, dito sabi Hallelujah. Nga dito na, ano na, if you give your if you give God your money, He will multiply your money. Mm-hmm. Tama po yun. Kung unahin natin, ibigay mo yung 10% sa Panginoon, the rest, hindi ka mauubusan. Kahit Amen. Alam mo Amen. Na, Purihan kahit na sa pandemic tayo, mga kapatid, overflowing ang blessing ng Panginoon. Right. Dahil inuuna mo siya, ibinibigay mo ang para sa Kanya. So, Amen. Kailangan natin yun, maging faithful tayo sa ating tithe, sa ating giving, kailangan natin yun ibalik sa Panginoon. Hallelujah. Then, if you give God your availability, He will use you mightily. Amen. Kung lagi kang available, mga kapatid, more nabibigyan ka ng task ng Panginoon, more siya magtiwala sa iyo na kailang patayuin ka niya lagi, mayroon siyang ibibigay sa iyo dahil nakikita niya yung availability mo. You are able all the time kahit mahirap yung sitwasyon. Kahit alam natin na wala naman tayong kakayanan, pero nakikita ng Panginoon na able kang gumawa para sa Kanyang kapurian. Amen. Yes, sabi yes. dito, if you give God your faithfulness to Him, He will reward you and bless you. Amen. Tama po yun, mga kapatid. Manatili, remain faithful to serve God. Dahil hindi mo man ngayon yan maani. 5 years from now or 3 years from now, makikita mo, mag-harvest ka sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya nga, your labor, it's not in vain. Dahil darating ang timetable mo na ikaw ay panalanginan ng Panginoon. So, never give up to do a good things para sa Panginoon. Never get weary, mga kapatid. Sabi niya, whatever you give to God, He will multiply and give it back. Amen. Yes. Deuteronomy 28 verse 6, you will be blessed when you come in and blessed when you go out. Yes. Amen. So, tinanggap natin ang Panginoon na nandoon na siya. He's a provision. Nandoon lahat ng ganun. Ganun din dapat na manatili tayo na kahit sa pandemic, God still provide our needs. Amen. Amen. So, ganun yung stand pa rin natin, mga kapatid. Hindi lang sa umpisa dahil puno tayo ng fire. Ano tayo? Revival. Tayo until now, kahit sa ating mga panahon, even there's ups and down, manatili kang ganyan ang pagkakilala mo sa Panginoon na patuloy siyang mananalangin sa iyo. Amen. God always gives you more than you need, more than you anticipate, yes. and more than you can imagine. Amen. Yes. Kinuha niya kung ano ang dala ng batang lalaki, He broke it, He blessed it, and He used it. Ganito din ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko. Alright. He blesses what you bring to Him. He takes what you bring to Him. He multiplies whatever you bring to Him. Yes. Amen. Hallelujah.
Even the broken parts, mga kapatid, na question ni Pastor na bakit nga may evil, nag-create ang Panginoon ng evil. Dahil ikay sabi dito, even the broken parts and use it for good. Dahil He will use it for good. Gagawin yun ng Panginoon. Now, ang tanong mga kapatid, ano ang dala mo ngayon para sa Panginoon? Ano ang irerender mo ngayon para sa Panginoon? Naiisip mo ba na ito ba, tama na ba, sapat na ba ang ginagawa mo ngayon? Yan, ikaw ang nakakaalam yon. Ikaw ang nakakaalam sa stand mo sa Panginoon, sa relasyon mo sa Kanya. Praise the Lord. To God be God the glory. Let's pray, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Offer Jesus what you have today, what you have this morning. He will bless you and use you, mga kapatid, to bless others. His word says, all this blessing will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Yes. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah for your message today, for what you've done sa buhay namin, O God. Thank you for your grace. Thank you for your goodness. Thank you for your kindness. Thank you for your mercy araw-araw, Lord. Hallelujah. Salamat, lagi mo kaming iniisip. Salamat, Panginoon, na lagi mo kami, Panginoon, ginagabayan. Yes. Lagi mo kami, Panginoon, O God, tinutulungan. Lagi mo kaming nire-rescue. Yes. Ikarabasya, rahaya. Hallelujah. Sa mga oras na ito, Lord, kami ay nagkakaisa, Panginoon. Your people right now, Panginoon, sa platform na ito, sa morning devotion na ito, hallelujah, na muli po kaming mag-i-render sa iyo sa mga oras na ito, which are our prayer petitions, Panginoon, our prayer focus, O God, dahil naniniwala kami, Panginoon, one or two gather in your name, you're able to answer our prayer and granted, O God, in Jesus' name. Hallelujah, sa mga oras na ito, Lord, nilalapit ko yung buong iglesia mo, Panginoon, your church, hallelujah. Alam namin, which is one of the most important thing na nangyari sa aming buhay, ay nakilala ka namin, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, kahit sa pandemic, napaka-importante sa amin, Panginoon, ang tahanan mo, Lord. Yes. Hallelujah, nakapunta kami sa iglesia mo, Lord. May bahay kaming pupuntahan during our day off. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, O God. Salamat, Panginoon, O God, tinutulungan mo kami. It brings us closer to you, Lord, especially sa time ng pandemic, Panginoon. Yes. Hallelujah, nagkaroon kami ng safety, Lord. May mga safe place kami, Panginoon, kung saan, O God, ito yung tahanan mo, your church, Panginoon, O God. Lord, now, hallelujah, we ask for your blessing on it, O God. And I lift it up to you, Lord Jesus, dahil inalaw mo kami na maging bahagi sa kongregasyon na ito. Pinakilala mo kami, Panginoon, O Lord Jesus, nagpakilala ka sa amin at dahil sa mga salita mo, Panginoon. Sa oras sa ito, Lord, we pray, hallelujah, yes, for unity in the church. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Fill us with your spirit of love and unity, Lord, hallelujah. Pagkaisain mo ang iyong mga anak sa loob ng iyong iglesia, Panginoon, O God, na hindi po magkakaroon ng spirito ng division, Lord God. Maging selfish, Panginoon, O Lord Jesus, O God, kundi, Panginoon, puno ng pag-ibig at pagkakaisa para, Panginoon, O God, sa gawain mo, Lord Jesus, in Jesus' name, hallelujah. We pray that your Holy Spirit and power would fill the church, Panginoon, O God, every service, hallelujah, Lord God, sa bawat pagbukas ng iyong iglesia, Panginoon, sa bawat, Panginoon, pagpasok namin, Lord, maramdaman namin ang apoy ng pagyakap mo, Panginoon. Maramdaman namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo, God. Hallelujah, na lumayakap sa amin. Ay, karabasiya na hayop. Nandoon ang puno ng pagpapasalamat. Nandoon ang puno ng tagumpay, Panginoon. Puno ng kapayapaan sa aming puso. Dahil sabi mo, Panginoon, you will never leave us nor forsake us. Hayaan mo, Panginoon, O God, that your power, Lord, hallelujah, is made perfect in our weakness. Ikarabasiya rahaya, in Jesus' name. Jesus. And we pray for your divine provision sa bawat iglesia mo, Lord, local and international. During this pandemic, Lord, we need your divine provision sa iglesia mo, Lord. Alam mo, Lord God, those are someone nagre-rent, Panginoon, nagre-rent ng building. Lord, provide their needs. Nagbabayad ng mga electricity, ng water bills, yes, mga expenses nila sa loob ng iglesia. Lord, this pandemic, alam namin you're able to provide everything what your people needs in Jesus' name. You are Jehovah Jireh, the God who provides. Remind mo kami at turuan, Lord, na maging tapat sa iyo, yes, to give generously
para sa gawain mo in Jesus' name. And we pray that Hallelujah. The church would be faithful, hallelujah, to share the great commission, Lord God, sa evangelism, manatili kahit pandemic, Lord. It's not an excuse na hindi po kami maghayo, na hindi po kami mag-win ng kaluluwa. Huwag mong hayaan na itago namin ang katotohanan, Lord. Instead, we share this light of hope and your beautiful plan of salvation. Kahit pandemic, maraming manunumbalik sa iyo, Lord. Maraming makakilala sa iyo, Lord. Kung kami ay available, Panginoon, O God, to share the great commission of you, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. And we pray for our pastors, Lord, local and international. Lord, this is Pastors Appreciation Month, oh God. They deserve that appreciation, Lord. Hallelujah. Dahil pinagkatiwala mong yung iglesia sa kanilang balikat, Panginoon. Sila, Panginoon, ang look after sa amin. Sila ang nananalangin. Sila ang nag-aayuno. They give a good counseling, Panginoon. Encouragement in your word, Panginoon. The preparation, oh God. Lahat ng yun, Lord, ginawa ng aming mga pastor, Panginoon. Remember them today, Panginoon. This month, oh God. Every day, Lord. Hallelujah. Remember Pastor O'Donnell. Remember Pastor Plaza. Yes. Remember Pastor Bobby Librado, Lord. Dito sa platform na ito na ginagamit mo, Lord. Hallelujah. Na marami pang maabot, Panginoon, ng mga kaluluwa, Panginoon, sa iyong mga salita. Marami, Panginoon, magpapagaling, O God. Thank you for their life, Panginoon, O Jesus. Gamitin mo mightily, O God, si Pastor Bobby, Lord. In Jesus' name, sa aming mga local pastor, Lord, sa Pilipinas, O God. Lord God, give them your wisdom and discernment as they lead your people, yes. Panginoon. Oh God, we pray that Jesus. Their hearts would be directed first to you, Lord. That they would recognize where their true help come and strength come from. Hallelujah, Lord. We pray that their faith, Lord, Jesus hallelujah, name. In you would be unwavering no matter what happens in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa buhay ng aming mga pastor. Bless them, O God. Hallelujah, Lord, abundantly. And Lord Jesus, O God, and limited blessing, O God, na ipagkaloob mo lalo pa Sir Badwell, Librado, Lord. Hallelujah, sa kanyang allergy, Lord, na siya ay, Panginoon, manumbalik sa normal na lahat ng kanyang pakiramdam, Panginoon. So, ginagamit po siya. You know his hard work every day, Lord. You know the desire of his heart. You know, Panginoon, O Lord Jesus, ang kanyang mga pag-iyak, Panginoon, para sa gawain mo in Jesus' name. Lord God, hallelujah, bestowed him, O God, with strength. Hallelujah, and more vision pa, God, para sa platform na ito in Jesus' name. And we pray sa mga kasama ko ngayon dito sa platform na ito sa devotion, O God. We pray ang pagkakaisa namin, the unwavering faith, O God, ang aming katapatan, Panginoon, in prayer, O God. Hallelujah, namang maging lalo kaming magpababat sa panalangin at lalo po kami, Panginoon, O God, mag-stand, Panginoon, anuman ang mangyayari, manatili kami in Jesus' name. To God be the glory, binabalik ko ang lahat na ito sa iyong kapurian. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you so much, Sister Rhea, for that powerful word of God and prayer that we will give it to the Lord, into the throne of the Lord. Yes, exactly, church. Our giving is not only in our financial that we give back to the Lord, but everything that we offer into the presence of God is considered our giving. Especially our time, our energy, our sacrificial, amen, that we give to the Lord, amen, it's our giving. So it's privilege again, church, as we feel the presence of God. Aking katapatan, damdamin ko'y puno ng kabigatan. Sa harap mo, ako'y nagsusumamo. Tanging sa'yo, pag-asang magbago.